guys, what's up? Welcome back to my channel, and for today's vlog, ayan, wala tayong ibang gagawin kundi mag-usap tayo tungkol sa pagninegosyo. Ano ba yung negosyo na hindi nalulugi at talagang papatok ngayon? Ngayon, dahil nga, di ba, pandemic. So, isishare ko sa inyo yung mga businesses na pwede niyong simulan. Dahil ako mismo, nasimulan ko na to at nakitaan ko siya ng isang napakagandang oportunidad. Yun nga lang, hindi ko talaga siya magawa-gawa lahat. Dahil, syempre, mag-isa lang yung katawan natin. Isa lang eh. Isa lang tayo. Isang napakalaking katawan lang meron tayo. Ayun. Kung pwede lang sana ma-multiply ang ating body, ginawa ko na. So, ngayon, isi-share ko lang sa inyo yung mga businesses or mga negosyo na pwede nyong simulan sa bahay nyo, lalo-lalo na pandemic. Ngayon, hindi tayo makalabas. At yun nga, kailangan din natin ng extra income. So, yun. So, tara, simulan na natin! So, natutuwa talaga ako sa mga ganung-ganung effect, diba? Kasi, diba, hindi tayo marunong mag-edit ng video. Ngayon, hindi na siya nagugulo dahil meron na tayong tripod na sa harapan na natin. Meron pa tayong ring light. Kaya medyo maliwanag tayo ngayon, guys. So, sige, simulan na natin. Ano ba yung mga business na pwede niyong simulan? Kasi merong nagtanong sa akin, Ate Jean, ano ba yung negosyo na pwede kong pasukin? Meron ba akong dapat gawin? Wala akong pera, wala akong pangkapital. Ano ba yung gagawin ko? So, number one, guys, mag-resell. Doon sa reselling, ano kasi, kunyari ako, meron akong isang product, tapos ibenta mo yun. Siyempre, kakausapin mo ako, ibenta mo yung product ko, tapos magkakaroon ka ng commission. Doon sa reselling part, ang laki ng commission na makukuha mo. Kasi syempre, laway lang yung puhunan mo eh. Like sa amin, sa akin, kung meron akong product at gusto mong ibenta, then natutuwa ako. Kasi syempre, diba, tutulungan mo ako. At the same time, wala ka talagang puhunan maliban lang doon sa laway mo. So, mag-post ka lang sa Facebook mo, ibenta mo lang dun sa kapitbahay mo, kukunin mo yung product sa akin or kahit hindi sa akin o kahit sa ibang reseller, sa ibang negosyante dyan. Ayun, meron ka ng commission. Like sa akin, kapag meron akong product na, I mean, kung meron available na product, tapos gustong ibenta ng ng isang friend, so, wala siya. Walang cash out. Alam mo yun, hindi mo siya kailangan bilhin sa akin. Kailangan mo lang maghanap ka ng isang tao na pagbebentahan mo, kukunin mo yung product sa akin. Tapos pag nagbayad yung tao, saka mo ako bayaran. So, pwede yun. So, reselling. Sa reselling, malaki ang income. Okay? Number 2. Okay? Alam mo ba kung ano yung number 2? Pagluluto. So, kung hilig mong kumain, tapos may mga bagay kang gustong ibenta, huwag kang mahiya. Kahit ice candy lang yan, kung masarap yung ice candy mo, kahit na banana cue pa yan. So, kung hindi ka marunong, maraming YouTube dyan, maraming tutorial. Or, kunyari, gusto mong magtina ng banana cue. So, marunong ako magluto. So, pwede kang magtanong sa akin kung paano magluto ng banana cue. Tapos, ilako mo. I-post mo sa Facebook mo. Kasi ngayon, guys, alam nyo ba kung bakit the best yung banana cue, yung mga kamote cue? Kasi punong-puno yung social media natin na mga social-social na pagkain. So, bihira lang yung nagpo-post ng mga banana cue. So, pag nag-post sa Facebook mo, gandahan mo naman te ang pagkuha ng picture para katakam-takam. So, again, kapag hindi ka marunong magluto ng banana cue, let me know kasi tutulungan kita, tuturuan kita. Ganon din sa ice candy. Okay, so yun lang siya, guys. Ganun lang siya kasimple. So number 1, reselling. Number 2, yung pagluluto ng mga basic na food, basic na merienda, gaya ng banana cue. Ayun. So number 3 naman, pwede ka namang magtayo ng sari-sari store. Alam mo ba kung bakit? Kasi ngayon, yung mga tao, medyo takot na silang pumunta sa grocery store. So kung may sari-sari store ka, kahit na meron ka lang motorbike, pwede yun. Post mo ulit sa Facebook. Tapos, ganyan. Parang online selling din ang dating. Pero yung binibenta mo, puro lang grocery store. Mabenta ka dyan ng sardinas, mga sabon. Tapos, dalhin mo dun sa bahay nila.
'di ba? Sa sari-sari store naman kasi pwede kang mag-markup ng up to 30%. So, 'yun. Magaling din 'yun. Number 4. Alam niyo ba, nakikita ka rin sa pag-ano lang, pag yung alam mo yung mga ano, mga surprise surprise, pagbibenta ng mga flowers, mga chocolate, ganyan. So ako kasi nagawa ko 'yan dati. So ang ginawa ko, kasi syempre mahilig tayo mag-arrange-arrange ng flowers, eh. But hindi naman talagang kailangan na magaling kang mag-arrange ng flower. Kasi minsan nung nag-business ako noon, ang ginawa ko, alam mo yung pagod ako sa trabaho, tapos wala na akong time mag-arrange ng flower. Ang ginawa ko, pumunta ko doon sa ano, sa palengke. Ang daming nag-arrange ng flower doon. So, binili ko yung bulaklak niya, naka-arrange na siya. Tapos nag-markup ako ng 250 pesos, 300. Kasi nga, syempre, pumunta ako doon. Namasahe ako, nag-spend ako ng time. Tapos hinatid ko doon sa nag-order. Oh, di ba? So, nasa iyo yun. Kasi pag pumunta ka sa palengke, doon sa gawaan talaga ng flower, mura yung sa kanila doon. Pwede kang mag-markup ng up to 1,000 pesos kung nandito ka sa Davao City. Alam mo yung isang bouquet niya? Isang napakagandang bouquet? Ang halaga nun ay umaabot ng 1,500, 2,000, yung iba nga dyan. Meron pang tag 3,000. Doon sa palengke, makukuha mo lang yan ng 500. 200, 300, depende sa kanyang size. Oh, di ba? So, gawin niyo yan, guys. So, ang next ay magluto ka. Magluto ka ng ulam. Kasi lahat ng tao ngayon kumakain. Okay? So, hindi lahat ng mga nagluluto na nagbebenta sa Facebook. Kunyari kami, nagluluto kami. Yung mga luto namin, malay mo, mas masarap yung sa'yo. I-try mo lang. Sa pagluluto kasi ng food, lahat gustong kumain. Ang kailangan mo lang talaga, maging confident, nakakayanin mo yan. Marami tayong mga tutorial dyan, may mga YouTube. Siyempre, mag-ingat-ingat din tayo dahil hindi lahat ng nasa YouTube ay perfect. Pero at least naman, kahit paano, nakakatulong din naman yun sa'yo, di ba? So, pwedeng-pwede din yun. So, ang next naman ay pagbibigay ng services. Kunyari, mahilig kang mag-manicure, pedicure, i-offer mo yun. Hindi ibig sabihin na services yung ginagawa mo, hindi na yan pagninegosyo, business mo din yun. So, gaya ko, isa akong digital marketer, isa akong SEO. So, yung aking profession ay tungkol sa pagmamarket online, digital. So, ibig sabihin nun, business ko rin yun. Hindi yun ibig sabihin na service siya, hindi ko na siya business. Kasi pinagkakakitaan ko yun eh. I can accept multiple clients. So, ang daming clients na papasok, mag-i-inquire, kukuha ng service mo. Pero dapat galingan mo din. So, ayun talaga, guys. So, ano pa ba? Marami pa. Kaka lang. Ayun. Ginawa ko din dati pala yung ukay-ukay. Pero syempre ngayon hindi ko alam kung applicable pa ba dyan. Kasi syempre hindi na pwedeng pupunta tayo sa ukay-ukay, diba? So ang ginagawa ko dati, pumupunta ako sa ukay-ukayan, namimili ako ng mga ukay-ukay. Tapos binibenta ko siya sa mga kapitbahay. Ganyan, pero ang dami natang gumagawa nun. Wag na lang kasi syempre delikado yun eh. So wag na lang, guys, wag. Ano pa ba? Oh, pwede mo ring ibenta yung mga ano, yung mga tamad-tamaran mong kapatid diyan sa bahay niyo. Oy, joke lang. Sako, tumawa naman kayo, nagjo-joke ako. Ano ba? Bakit wala tayo maiisip ngayon, no pa ba? So, meron pa ba? Meron pa ba akong nakalimutan na pwedeng inegosyo? Paano pa ba? Ah, meron pa. So, yung iba diyan, 'di ba? Alam mo yung suka? Excuse me. Alam mo yung suka? Example nun, yung sukang pinakurat. Mabilis lang gawin yun. Alam mo ba kung paano? Kuha ka ng suka, kuha ka ng sili, kuha ka ng asin, kung ano ba dyan. Tikman mo, i-blender mo yun. Tapos ilagay mo sa bote ng tanduay kasi, ay, hindi ko alam kung mag-effect yun. Kasi syempre, wala nang tanduay ngayon dahil nakalikor ban tayo, diba? Pero kung marami kayong mga tanduay dyan, hugasan mo ng maayos yan. Tapos takpan mo kasi ang ano yan eh, pwede mo yung ibenta eh.
Ang mahal kaya nun, yung isang long neck nasa 130, 100. Yung isang maliit na pinakurat, di ba? Ang mahal nun. So, try mo rin yun. Mabilis lang gawin yun. Tsaka daming nagbebenta nun. O kung hindi nga, yung mga ginamos dyan, yung mga... Tapos ilagay mo sa garapon. Basta it's all about selling. Selling, marketing, and selling. So, I'm not saying na expert tayo sa pagmamarket. Kasi, syempre, yung negosyo natin ngayon ay matumal. So, ay, naku, guys. So, just an update lang. Yung aming pwesto doon sa atapat ng highway, nilipat namin dito sa bahay. Kasi, wala na talaga. Walang dumadaan para kakain. Pero yung mga bumibili, madami. So, kaya naisip ko na ilipat na lang dito sa aming bahay para makakatipid kami ng renta. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa video nito. At pasensya na kung hindi ako nakapag-upload ng maraming videos lately. Dahil sobrang busy. Sobrang busy po ni Auntie. Ayun. Naglipat kasi kami ng relocation para sa isa namin, sa isa kong negosyo itong Jerito's Food House. Niluto-luto din kasi ito eh. Nilipat namin dito sa bahay para makatipid kami sa renta. Tapos ayun, I cannot ano din, hindi ko din kayang iwan yung aking online job work para sa aking Genius Digital Marketing Services. Oh, 'di ba? So yun siya, masyadong busy. Ang daming meetings, ang daming oras na kailangang i-google doon sa ating trabaho, kaya napaka-haggard natin ngayon. Pero nakikita nyo ba? Okay, welcome back ulit sa ating black hair color. Kasi kung ano-ano yung pinagagawa ko sa buhok ko parang ano na, namamatay na. Kaya sabi nung ano, nung taga-ayos, ano na lang natin. Black color. Kaya, nagkulay kami ng black sa aking buhok. Hindi ko alam kung bagay ba, kasi syempre, matagal din akong naging colored hair. So, ayan siya guys. Nandito ako ngayon sa ating room. Meron tayong bagong wallpaper. Thank you so much sa KM, sa... Ay, nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng store nila. Tapos, thank you so much din sa tumulong na nagkabit, si Chaffy! And thank you so much din sa nagriba ng aking buhok, si Joey! So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kahit na daldal ako ng daldal, sana meron pa rin kayong natutunan. Okay, so... Thank you so much guys for watching. If you like this video, please, please subscribe at paki-hit na rin yung bell para ma-notify ka sa next upload ko. Thank you so much guys for watching. Happy, happy, happy Monday! Bye-bye!